Hello mga paps, ngayon pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang kikitain ng isang Grab operator o isang Grab car owner sa loob ng isang buwan kung ipapadrive nila ito sa ibang driver. Yun guys, ngayon pag-usapan natin kung magkano nga ba ang kikitain ng isang Grab operator sa loob ng isang buwan. So for example, ang commonly kasing sasakyan na gagamitin sa isang Grab car is Bios or Mirage. So sabihin na natin magre-range yan ng around 15,000 per month. Okay, so yung monthly niya is 15,000 per month. So ngayon, kukumpitin natin. For example, ang boundary ng ating Grab car is 1,000 pesos per day. Okay guys, so 1,000 pesos per day. Ngayon, sa loob ng isang buwan, meron tayong 30 days. So kung i-compute natin yon, 30 days o 30 times 1,000 is equals to 30,000. Pero syempre, tandaan po natin, sa loob ng isang buwan, meron po tayong coding. Okay guys? So kumbaga sa loob ng isang buwan, meron tayong 4 na araw na hindi babiyahe yung kotse natin. So kung i-minus natin yun sa 30 minus 4 equals 26 days. So kumbaga 26 days lang yung itatimes natin sa 1,000. Then, ito pa yung isang idea, paps. Mga paps, what if there's an holiday? And meron ding pag Linggo kasi normally half day lang ang driver. Kumbaga pag morning kasi walang pasahero. So usually may mga driver na nagpapahinga pag Linggo or meron silang mga activity. So sabihin na natin mag-minus tayo ulit ng another 4 days. Okay guys? So sabihin na natin 8 days minus 30 equals to 22 days. So kung itatimes natin yung 22 days times 1,000 is equals to 22,000 pesos lang yung posible nating kitain sa isang buwan. Ngayon, sabi ko nga, magkano ba yung average ng isang Bios o isang Mirage? Which is around 15,000 pesos. So 22,000 pesos minus 15,000 pesos is equals to 7,000 lang yung matitira. Okay? 7,000 yung matitira. Pero kita ba natin yon? Hindi pa. Kasi tandaan natin, araw-araw siya almost tumatakbo. And kung ikaw ay isang operator at ayaw mo ng sakit ng ulo, so syempre, doon ka sa kasa magpapamaintain. Kumbaga, hindi ka pa marunong mag-maintain ng sasakyan. So sa kasa ka magpapamaintain. Magkano ba yung average na maintenance? Kasi there was a time na pwede ka magbayad ng 3,000 lang, pwede ka magbayad ng 5,000, pwede ka magbayad ng mas mataas pa doon, 8,000, 10,000, depende doon sa interval nung magiging PMS ninyo. So, kasi usually ang isang Grab car, tumatakbo yan sa isang buwan ng around 5,000 kilometers. So, ganyan yun. So, ibig sabihin, every month magpapa-PMS ka. So, sabihin natin mag-average doon tayo ng 4,000 kada buwan. Okay? So, 7,000 minus 4,000 na PMS. Ngayon, magkano lang yung matitira? Matitirahan na lang tayo ng 3,000 pesos. Okay? Kita na ba yun? Hindi pa mga paps. Okay? Hindi pa kita yung 3,000 na yun. Kasi tandaan ninyo, yung gulong. Yung gulong usually tumatagal yun ng 2 taon. Kung branded yung gulong na bibili nyo, usually aabot yan ng mga 15,000 yung apat. Yung battery. Yung battery, swerte nang tumagal ng 1 taon sa Grab. Magkano yung isang battery? Usually around 3,000 to 4,000 pesos. And kung ikaw ay nandito sa Metro Manila at nagre-rent ka ng parking, wala kang sariling parking, magkano pa yun? Then, dahil nga ang Grab ay kumbaga kailangan yung pasa ng mga document like DTI, okay? At dun pala sa ano, meron din siyang BIR. So kung hindi ka marunong mag-bookkeep, magbabayad ka pa ng bookkeeper. Okay? Ngayon, ito pa yung isa pang cost pala no na nakalimutan ko na medyo malaki, yung insurance. Yung insurance mga paps, usually around 15,000 pa yan. So kung i-divide natin yung 15,000, no, sabihin na lang natin 12,000. Doon sa 2,000 na matitira, doon sa 3,000 na natira kanina,
3,000 minus 1,000 is equals 2,000 lang matitira. Ngayon, ikakaltas mo pa dun yung gulong. Okay? Ikakaltas mo pa dun yung battery at kung ano pa yung madadamage dun sa sasakyan. So ngayon, do you think kikita ba kayo? So yun yung pag-isipan ninyo ngayon. Ngayon, ano ba yung i-share ko sa inyong idea? Paano nga ba talaga kayo kikita kay Grab? Kung gusto nyong pumasok kay Grab as an operator, ito yung isang tips na ako personally na-discover ko lang din. Kung gusto nyong kumita sa Grab, i-cash ninyo yung kotse. Kasi yung kikitain ng bangko, dun sa pagkaka-loan ninyo, yun yung kikitain ninyo as an operator. So, okay, kasi ito yung isang question dyan. Tatagal ba ng 5 taon sa Grab ang kotse ninyo kung araw-araw nyong ginagrab yan? So, nasa sa inyo yan. Nasa pag-maintain yan. Nasa pag-aalaga ng driver yan. Swerte ninyo mga paps kung makakuha kayo ng marunong na driver. Mabait na driver, marunong. So, kumbaga, nakaasa sa kanya. Ngayon, sana makakuha kayo ng masipag na driver na almost nagda-drive for the whole month. Kasi there was a time, merong sa loob ng sabihin na natin, sa loob ng 4 months, minsan na-absent yan ng 1 linggo. Kakaltas yun sa kita ninyo. So yun, I hope you learn something. Hindi ko kayo dinidiscourage, okay? So at least nalaman ninyo kung magkano nga ba yung kikitain sa Grab. Thank you guys.